Hi guys, welcome back again. So for today's vlog, saan ba aabot yung 22k natin? Ilang araw lang, chink, ubos agad. Pero okay lang yun kasi sa Panda naman napunta eh. Walang problema. Ang problema dun kung saan mo na ilagay o saan mo na gastos. So wala ka na pong rolling, di ba? Yun yung problema. Pero sa atin naman, okay naman kasi so yung mga items na yun, as in nagsi, mahal na talaga. Sobrang mahal na, lalo na ng mga ano, mga panakot or yung mga panakot, anong Tagalog ng panakot? Hindi ko alam. Yung mga pangsahog sa mga gulay, ganun. Ang cabbage ngayon guys, dito sa amin ay 80 yung kilo, as in sobrang mahal. Yung sa UP tag-job yung kilo, siguro depende sa store, pero yung nabilhan yung store kasi sobrang mahal niya talaga. Kasi super namahalan ako na, kaso hindi na ako nakareklamo, hindi na ako nakuha ko eh. Kumuha ako ng dalawang cabbage, tapos nagtaka ako bakit 150 yung babayaran ko, na dalawa lang naman sila. Tapos tinanong ko yung mama, sabi niya, 80 yung kilo mam, sabi ko, sana hindi na lang akong bumili, sana nakalimutan ko lang pala yun. So wala tayong magagawa, bayaran na lang natin kasi ano. So saan napunta yung 22k going guys? Anong mga binili ko? Yung nabili ko sa malaking grocery lahat. So ganitong receipt at magkano yan? 12,191.76. Yan yung nabayaran ko sa mga grocery lang, sa mga chicharon niya at yung mga kulang-kulang dito. Hindi pa kasali yung rice at iba pa. So ito, yan yung mga nabili ko today. Isang ba, dalawa, tatlo, apat, lima, anim na karton at apat na plastic cellophane. Yan lang sila. So, yan yung update-update. Kaunti. So, may delivery din tayo ngayon na tubig. Ang daming tubig sa daan. Hindi na ako makadaan-daan. Kasi, diba, nasabi ko na sa inyo in the past, in my past plan, yung store na binibihan namin is malaki yun. At iba-iba yung sa cigarettes, iba yung counter yun, iba din yung sa mga pagkain, iba din yung sa all, iba din yung sa rice, at iba din yung wholesaler. Kasi para mas mabilis yung process ng mga cashier, kaya ganun yung ginagawa nila. Kaya ano, makakakapago din. Kasi malaki, sobrang laki talaga ng store na yung base. Doon lahat ng whole barangay dito sa Butuan City, doon nangungunta or doon pumunta. So itong ibang receipt naman, ito naman ay oil. So yung price ng oil dito, yung isang container, 1,040 yung isang container. So yun na nga guys, yung mga receipt. Hiwa-hiwalay. Itong rice, ng isang sako ng rice nila, yung sour rice at 1,915. And then, kumuha din ako ng isang bag ng surf powder, yung sa size yung benta ko. Kumuha na ako ng isang bag nila. Ganito ko. Binuhat. So, mabangis siya guys. Napakabenta kasi ko dito sa Kitchen. Yung by 6-1. Kumuha din ako ng isang box ng wings na green. Kasi wala silang orange today. So green lang yun ako. Yung mas mahal pala to kasi mas madami to yung ano nila, yung syrup ay 1,188 yung isang bag ng syrup at yung wings naman ay 698 yung isang box nila. At kumuha nila ako ng Silver Swan na isang case. Nako na. May cigarettes din eh. Kumuha. Ay, naubusan kasi ako ng Chester Field. Ay, ako ng pampaganda. Dalawang dosinan to na mga pampaganda. Kasi, ang dami na naghahanap, naubusan kasi ako last week kasi kasama ko si Tita lagi pag nag-grocery kami. So, wala akong time pumunta dun sa, as in yung sa bilihan ko talaga ng pampaganda. Kaya, ngayon na ako nagka-chim ko kasi hindi kami magkasama ngayon. Nakakahiya din kasi pag ang dami mong pupuntahan pa siya, parang nagmamadali yung kasama mo, yung mga ganon. Kaya, ano,
minsan nakakahiya. So, dalawa lang yung kinuha ko. Yung murmurahin lang, yung ma-afford ng tao. May brilliant sila. Naman din mahigit. Pero hindi na ako kumuha. Alam ko naman mabibitanan yung si brilliant. Eh, kaso, ano, baka mahalan yung tao, baka hindi nila ma-afford. Unlike nito, yung benta ko lang nito ay 160 lang. Yung doon na tayo kayo magpawa, Andre, madam. So, afford lang nila. Doon na tayo kayo magpawa, Andre. So, naabutan na tayo ng gabi at busy, kaunting pagkakabusy na bisibisihan, galaw dito, galaw doon, kuha dito, kuha doon, parang kingkoy at kingkay na si Inday. At ako lang nag-isa, kasi alam niyo naman, ako lang lagi dito. Merong tumutulong kaunti yung pamangkin ko at yung mga may kapatid din ako na tumutulong kaunti, pero usually ako lang talaga. Yan. Dala dito, dala doon kasi magsasara na ako. Lalagay ko kasi dito sa freezer yung mga gulay pag sara ko kasi, 'di ba? Na ano, kailangan natin i-close yung door. Kaso may bumibili pa din, kaya extend na naman. Dito kasi sa amin, guys, hanggang 9 lang yung open na mga store pag lumampas ka. Bawal na kasi may mga curfew nga. May bumibili pa din. Busy pa. Pagod na ako. Galing pa akong nag-open, na malinky, nag-close na naman ang store. Pero wala tayong magagawa kasi ganyan yung buhay. Sariling sikap, besh! Ayan, ako pang mag-close ng pintuan sa labas. Then, bilang-bilang kaunti. Yan na ang happiness natin. Yung pagbilang natin ng sales. Yung nakikita natin yung pinaghirapan natin. Uy! May bumili na naman. Kahit nakasara na yung ano, pinto sa labas. May bumili. Yan. Bata. Ayan, naisuki natin yan. Late na talaga yan bumibili. Ang dami ko pang i-arrange bukas. Yan. Lahat ng carton yung ginursery ko kanina. Nandun pa sa gilid. Nandyan lang yan sa nakahilata lang yan. And then yung mga ito talaga kasi gusto na nating matulog. Ikaw ba naman, Holdy, naka-duty. And then, inom tayo ng Enerbon para bukas. May energy tayo. Yan, nakalak na lahat, guys.